tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo na way sumainyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ng ating Poong Hesus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang maintensyon para sa araw ngayon. Ang inyong maintensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim ng Seno ng Quiapo at ang maintensyon ng mga nakiisa sa atin sa bitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. At ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Ukraine at sa Sudan. Mga kapatid, sa pangangaral ni San Pablo at mga apostol ay napahayag ang mabuting balita sa iba't ibang dako. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ang ating Panginoon ay nagbigay ng mga huling salita na hindi pa kayang tanggapin ng mga apostol. Ngunit, kanya pong ibigay ang espiritu ng katotohanan na siyang magpapatibay at magbigay gabay sa lahat ng mga apostol at lahat ng mga nananalig sa ating Panginoon. Sa buhay natin, gumagalaw rin ang Espiritu Santo, ngunit kuminsan hindi siya gaanong napansin, hindi napahalagahan, at hindi natin nabuksan ang ating mga puso at isipan sa kanyang paggabay at patnubay. Kaya tayo'y nagkasala. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, at sa inyong kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kayo'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal. At sa inyong kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo magkapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya. Pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon. Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo,
Nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito: Sa Diyos na hindi nakikilala, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kihilala ang siya kong ipinahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi na siya nangangailangan ng ano man, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanyang-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos, baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya'y tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakakilala sa Kanya ng tao, ngunit ngayon iniutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, ibig naming kayong pakinggan ulit tungkol dito. At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos, kabilang dito si Dionisio na isa sa mga bumuo ng kapulungan. Nang Areopago, may sumama ring babaeng nangangailangang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Corinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay pinakamaigi, sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Hallelujah.
Espiritu'y isugo niya upang sa inyo tuwin na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, marami pa akong sasabihin, ngunit hindi ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang manawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin nagmumula ang pahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa Miyerkules na po tayo ng ika-anim na linggo ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Poong Hesus Nazareno. At ngayong araw ay atin pong tunghayan ang pangako ng ating Panginoon na siya ay magpadala ng Espiritu ng Katotohanan. Ito po ay tinatawag na Pneuma Tis Alitias. Pneuma, Espiritu, Tis Alitias ng Katotohanan. Kung atin pong tingnan, ang ating Panginoon sa konteksto ng ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, verso 12 hanggang 15, ay nagbigay ng mga huling salita o mga habilin sa kanyang mga alagad. Sapagkat malapit na siyang mag-alay ng kanyang buhay sa tinatawag na pasyon o pagpakasakit ng ating Panginoong Hesus. At malapit na siyang mag-alay para sa kaligtasan at katubusan ng lahat. At ang kamatayan sa cross ay hindi po katanggap-tanggap. Ang kanyang pagkabuhay muli ay hindi rin katanggap-tanggap ng ilang mga tao. Dito po natin tingnan ang tinatawag na misteryo ng cross. Ang pag-aaral tungkol sa misteryo ng cross ay tinatawag na staurologia. Mula sa dalawang salita, stauron, cross, luhia, salita o kaalaman. Kaya dugtungin ang stauron at ang logos, staurologia, ito yung pagnilay-nilay, ito yung pag-aaral tungkol sa saysay at kahulugan ng cross at pagkabuhay ng ating Poong Hesus Nazareno pagkatapos nung naipako sa cross. Sa ating unang pagbasa, mula sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 17, versikulo 15, hanggang Kapitulo 18, versikulo 1, si San Pablo, kasama
ang ibang mga alagad ay nagpunta sa Atenas. Ang Atenas noong panahon ni San Pablo ay isa sa mga pinakamaunlad na lungsod ng Gresya. At doon sa isang plaza na tinatawag na Areopagus, ang lahat ng tao ay magkaroon ng pagtitipon at doon kung sino mang gustong magtuturo, kung sino mang gustong magsalita, ay malaya siya at mayroon namang nakikinig. Si San Pablo nagkaroon ng pagkakataon at kanya pong sinasabi ang tungkol sa Diyos na hindi kilala ng mga Griego. Dahil napansin ni San Pablo na mayroong isang altar malapit sa Areopago ng Atenas na para sa Diyos na hindi nakikilala. At sinasabi ni San Pablo na itong Diyos na hindi nakikilala ay siya yung tunay na Diyos na nagikha sa lahat. At hindi lang yon, kasama na siya ng mga tao. At ang kasama na sa mga tao, ito yung nagkatawang tao na salita ng Diyos ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Tinanggap pa ng mga hintel o ng mga Griego ang kanyang pagtuturo. Pero pagdating sa kanyang ideya na nabuhay muli itong namatay at nag-alay ng buhay, bigla siyang itinatwa, bigla siyang pinagtawanan, bigla silang hindi tinatanggap sapagkat kakaiba ang ideya sa mga Griego. Para sa mga Griego, na mayroon silang tinatawag na mga filosofiya ni Plato at ni Aristotle, ang kaluluwa, ang espiritu ay siyang pinakamataas na estado ng tao. Samantala ang katawan ay pinakababa. Kaya kapag pagkaroon ng pagkabuhay muli, ibig sabihin mag-ugnay uli ang katawan at ang kaluluwa o ang espiritu, nagbalik uli sa mababa na antas, hindi katanggap-tanggap ng mga Griego. Pero mayroong iilan na tumatanggap sa kanya. Ito yung nagpabinyag sa kanya na ang si Dionisio at ang isa pa, yung isang babae, si Damaris, na dahil sila ay nananalig sa ating Panginoon, kahit na hindi katanggap-tanggap ang Ebanghelyo ng isang Mesiyas, ang isang anak ng Diyos, ang isang Kristo ay dadaan sa kamatayan at magkaroon ng pagkabuhay muli. Ganon din ang naranasan ng mga apostol sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 12 hanggang 15. Sa huling habilin, sa pagsasabi ng Panginoon na siya'y patayin, siya'y mamatay sa cross, ngunit siya'y mabuhay muli, hindi ito katanggap-tanggap na mga apostol. Sapagkat ang paniwala nila, ang Kristo o ang Mesiyas ay kagaya ni Haring David at iba pang mga naituring na maharlikang mga tao na siya yung magpapalaya sa lahat ng tao sa pamagitan ng pagbuklod ng isang panibagong bayan ng Israel na pamunuan ng isang hari na matanggal ang pagkontrol ng Roman Empire at magkaroon sila ng paglaya. Pero ang ating Panginoon ay nagtuturo sa kanila ayon sa tradisyon ni Propeta Isaiah na tinatawag nating Deutero Isaiah, pangalawang tradisyon o aklat ni Propeta Isaiah, na kung saan ang Kristo o ang Mesiyas ay isang lingkod na naghihirap at mag-aalay ng kanyang buhay para sa katubusan. Hindi ito katanggap-tanggap ng karamihan, pati na ang mga apostol.
At dahil dito sila ay nalulungkot, kaya sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 12, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa niyo kayang unawain ngayon. At dahil hindi mo unawaan, paano nila ngayon maipagpatuloy ang pagiging mga apostol, ang kanilang pagsasaksi sa buhay o pananalig bilang Kristiyano o mga alagad ng ating Panginoong Hesus Nazareno? Sinasabi ng ating Panginoon na darating ang Espiritu ng Katotohanan, Pneuma Tis Alitias. Alitias, Katotohanan, Pneuma Espiritu. At ang Espiritu Santo, siya una sa lahat. Siya yung mapanglikha. Siya yung magtuturo. Siya yung magpaalaala sa lahat ng tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Siya yung magbigay ng lakas loob sa lahat ng mga nananalig sa ating Panginoon. Siya ang magpaalaala sa kanila tungkol sa sinabi o tinuturo ng Panginoon na tinatawag na Ebanghelyo o Mabuting Balita. At siya ang magbuklod sa kanila upang magiging panibagong sambayanan ng Diyos. Ito yung mga gawain ng mga Espiritu Santo. Magpahangga ngayon, itong tinatawag na gawa ng Espiritu Santo ay siya ring ginagawa upang tayo mabuklod na panibagong sambayanan ng Diyos sa modernong panahon. Kaya sa modernong panahon, ang gumagalaw po sa atin, ang gumagabay po sa atin, ang pumapatnubay po sa atin ay ang Espiritu Santo. At itong Espiritu Santo, ito yung pagsabi sa atin na mayroong tatlong persona ang Diyos bilang Ama, na siya yung Yahweh na naglikha, bilang Anak, na siya yung nag-alay ng kanyang buhay at namatay sa cross at nabuhay muli upang tayo ay maligtas, upang tayo ay mabigyan ng isang katuparan na magiging mga ampon na anak ng Diyos sa kanyang pagbayad ng kanyang buhay para sa atin upang tayo matubos at maging mga natubos na mga anak ng Diyos. At pangatlong persona, ang Espiritu Santo, na siya yung nagpapatuloy sa pagkilos magpahanggang ngayon, ang gawa ng Espiritu ay hindi pa gaanong kinikilala. Mayroong mga grupong karismatiko, may mga grupong mga ebanghelista, may iba pa mga grupo at mga kilusan na nagpapalaganap sa Espiritu Santo at ang debosyon nito. Ngunit sila ay hindi tumitingin sa pinaka-esensyal na gawa ng Espiritu Santo. Ang pinaka-esensyal na gawa ng Espiritu Santo upang magkaroon ng paggalaw ng kabuuang Diyos na hindi lang naglilikha, hindi lang tumutubos, nagbubuklo din sa atin. At ang kanyang pagbubuklod ay dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig. Na ibig sabihin dito, ang pinakabuod ng diwa ng Espiritu Santo ay tayo ay mamuhay sa pag-ibig na hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan. Dahil pag-ibig na una sa lahat, ang ating Panginoong Hesus ay nag-alay ng buhay. Dahil pag-ibig na lampas sa kamatayan, sapagkat nabuhay muli ang ating Panginoon. Pag-ibig na kahit wala na, ay nariyan pa sa pamagitan ng presensya ng Espiritu, na ito ay parang hangin, parang kaluluwa, parang diwa na hindi natin makikita, ngunit gumagalaw magpahanggang ngayon. Kaya ang Espiritu Santo ay tinatawag na Ruach sa mga Hebreo, dahil ito yung Espiritu na nagpapagalaw sa lahat
upang matawag ang Diyos na Ama. At tinatawag rin na ngayon sa ating Ebanghelyo, Pneumatis Aletheias, Espiritu ng Katotohanan, sapagkat ito ang tumutuwid sa ating mga mali na pag-iisip. Kasi kung minsan, marami tayong mali na mga pag-iisip, mga mali na mga tradisyon. Halimbawa, kahit na panahon sa pandemya na hindi tatanggapin ang katawan ni Kristo sa bibig dahil mayroon tayong emergency ng tinatawag na health emergency sa COVID-19, ayaw pa rin tatanggapin ng iba dahil ang kala nila sa bibig lang tatanggapin ng Panginoong Hesus. Hindi nila alam na ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa iba't ibang paraan na ang pagtanggap ng ating Panginoon ay pagtanggap ng buong buo sa ating puso. Kung tanggapin natin ang kamay, wala po itong kaibahan sa pagtanggap sa bibig. Ibig sabihin, mas maraming nagawa rin ng mali ang bibig kaysa kamay. Kaya kailangan nating tanggapin halimbawa ang Panginoon sa kamay. Marami pang mga iniisip nating mali. Halimbawa kapag mayroong isang tradisyon na panata ng ganito at ganyan para ikaw ay mabigyan ng biyaya. At kung hindi mabigyan, ikaw ay nag-question na. Napakarami sa mga pag-iisip natin na mali. Ang mahalaga, tayo ay mayroong pag-ibig sa Diyos. At ang pag-ibig natin ay katiting lang sa ibinigay na pag-ibig ng Diyos. Mayroon tayong dapat tingnan paano natin ipahayag ang ating pag-ibig sa Diyos higit sa lahat upang ating makilala na ang Diyos ay isang tatlo bilang Ama, bilang Anak, at bilang Espiritu Santo na gumagalaw kung tayo nabubuhay sa katotohanan, sa kabutihan at pag-ibig. Naway, Siya ay ating mahalin at ating ibigin. Siya ay Diyos ng pag-ibig na nagmamahal ng tunay sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pinamahal ko mga kapatid, hindi tayo iniwang ulila ng ating Amang nasa langit, bagkus ipinadala niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Sambitin natin ang ating sama-samang panalangin sa kapangyarihan ng Espiritu ng Katotohanan at atin pong itutugon, akay nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Akay nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang simbahan naway maging masigasig sa paghahatid ng mensahe ni Jesus sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang mga namamahala at may kapangyarihan, naway maghatid ng kapayapaan at katarungan sa mga bansa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang mga hinahamak, mga itinakwil o mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makarana sa kanilang buhay ng pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makakita at makadama ng mapagmahal na presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway muling buhayin, alang-alang sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Manalangin tayo. Akayin nawa kami ng iyong Espiritu ng Katotohanan, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon,
Loobin mong lalo pang ihayag sa amin ng banal na Espiritu ang mga katotohanang inihayag ni Jesus na buhay na kasama mo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal naming Diyos, iniyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng mga kaluobat ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namukod-tangi at walang kapantay. Ipagkalumong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya rin umiral sa aming pamuhay araw-araw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kaparinito na yung marapat ni kaya aming pasalamatan yung pinagdiriwang paghahain ng misya sa mga tupa na tumbos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na mayubay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Itong paghahing ganap mong kinalugdan, ito nilunggati ng dating pag-aalay. Ang bungsarin ng anak mong si Isus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siyang dambana at paring naghandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na manghelsi siya awit ng papuri siyang upay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritong banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ni anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ng minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig,
Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyo sina aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling lang na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kabaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at kalisarat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kaluuban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magyan ka ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Do not let your hearts be troubled. And do not stay afraid.
in my heart you remain. In my heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I hold you even when you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you. Be troubled, do not stay afraid. Lay beyond all anguish and death, I'm risen to life anew. When you feel that you've been emptied and can give no more, know that I am your bread, and I feel your soul. I am with you till the end of your days. I am in you. Have faith that I hold you even when you let go. And I love you, you must know. I am here, I am ever with you. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Tayo, Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling sa iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At kung mong kami pasulong na makakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan, sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa, kayo narito sa loob at sa labas sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo, kayo minaugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin na ninggin ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa mga kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat sa inyong tulong, pagpalain kayo pa yung Diyos. Salamat sa lahat ng mga naugnay sa atin sa pamagitan ng cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang Espiritu Santo ay gumagalaw. Nariyan lang siya. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Tuwing tayo ay gumagawa ng mali at nagpalaganap ng mga mali, hindi po natin pinagalaw ang Espiritu ng Diyos.
Naway ituwid na natin ang ating mga paraan at ang ating mga paningin at mga pag-iisip upang gumagalaw ang espiritu ng katotohanan sa ating buhay. Ngayon na po ang pabasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazarene, hagmasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo kilingan ang kanan nagsusumama sa iyo. Makamtan na nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahen, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito na may maalalang pako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang hipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualati ka namin.